Welcome back to my channel. In this video, nag-short rides lang tayo pauwi ng bahay. Safe rides. Ride safe to. May honest review. Medyo madulas ang stock na pa na gulong sa nang Dominar. Baho. May creek. Para sa akin, kung mag-i-invest kayo, ang i-invest nyo, mga Pirelli tires, kasi big bike naman yung gamit nyo pag nag-dominar kayo. Eh, para to ha. Welcome back to my channel. Para to sa mga gustong mag-dominar 400. It's a beginner bike or a starter big bike na pasok sa budget. Honest na masasabi ko lang. Dapat mag-ano ako. Yung mga uso, scooter, ganyan. Kaso, di ba, alas 1 year, 2 years ang bago na naman. Dapat ang choice ko, ADB. Ang problema sa ADB is 15k lang yung difference niya sa Dominar. Pero 160, 175 lang si Dominar. So, why not? Why not mag-Dominar na? Noon na nilalait to ni Kuya, manong daw, ganyan. So, yung iba naman tawag, mga doming. Although yung engine niya, same ng KTM. Tapos, joint project siya, Bajaj and Kawasaki. Pero naka 400 ka, highway legal, malakas torquey, malaking bike, stable, tapos naka ABS, harapin lubot, tapos siga sa kalsada, hindi naman siga, syempre, yung big bike yung binili mo eh, di syempre, ibibigay nila yung pinagkaiba sa underbone. Hindi ko alam paano ako sasabihin ng layman's term eh. Basta okay yung review niya. Sa akin na for 1 month. 1 month siya nung katapusan. And today is November 1st naman ngayon. Tapos hindi ko naman siya ginagamit ng... Ang na-long ride ko pa lang siya ng, nung inuwi ko, San Fernando, Pampanga. Pumunta ko ng May Kawayan, Bulacan. Tapos daily use ko siya. Daily use ko ng papasok. Papasok ng trabaho. Mga 9 to 12 kilometers lang naman siya. Daily, Monday to Friday. Then, first long ride ko, Tagaytay. Which is 60 to 70 kilometers or 80 kilometers. 60 to 70 kasi from Taguig yun eh. Nanggagaling ako ng Tondo, Manila. Siguro mga 80. One way lang. Mga 160 balikan. Pinakamagandang sa kanya, stable, tapos antipid. Yun nga lang, syempre, expect mo na mas malakas siya pag sa mga Raider, yung mga ganun, may cambio motor. Pero mas malakas pa yung scooter, yung consumption nun, saka yung gastos mo, mas malakas yun. Mas tipid to. Hindi nga lang siya tunog inline 3 or inline 4. Kasi one cylinder lang siya. Pero in my 797 or 800 kilometers na experience na masishare ko sa inyo, okay siya, upright position, di siya nakapagod. Although may pagod siya ng onte kasi nakamotor ka pa rin. Mas nakakapagod kasi yung mga sports bike kasi naka-lean ka pa. Nakayoko ka, unlike this. Yung position mo, upright lang. Kung napapansin niyo yung mga traffic enforcer, yung mga HPG, mga ganun. Ganun yung pormahan niya, nakatayo ka tapos may gewang-gewang, ganun ng tag life. Ganda. Tapos, counter steering, may experience nyo compared to matutunan nyo, mas maraming safety. Napakatipid. Yun ang pinaka-honest review. Oh, yung galing, oh, lady rider, tapos naka-copy racer ba tawag doon? Or... Tago nun, basta ganun. ang ganda niya. Ang ganda niya tignan. At syempre, rin siya. Big bike pa rin kahit one cylinder lang. Malakas pa rin yung tunog niya. Ang pinalitan ko lang sa kanya is, ito, nilagyan ko ng Motowulf na charger na nakarekta sa battery. Kasi may switch naman siya ng on-off dito. Tapos, naka-ano rin naman siya. Oh, stoplight. Tapos ito, yung sec na pang-hold ng cellphone, tapos aftermarket na Acropovic na with resonator, yung mid pipe kung tawagin, kasi
meron yung ano lang eh, slip-on palit pipe. Ito mid pipe, naka resonator. Tapos fuel consumption niya, antipid naman. Kasi yung 500 pesos ko or 600 na pinagas ko nung since binili ko siya from San Fernando Pampanga, inuwi ko ng Manila, tapos ginamit ko na siya araw-araw. So, alas umabot siya ng 20 days. This place nga pala is La Luneta. Calao Avenue, tapos itong area na ito, Luneta. Ito yung natawag ng Maria Porosa Street, corner Calao Avenue. Kung napapansin nyo sa mga seaman dyan, yan yung Jollibee na yun. No? Yung sikat na kainan na Jollibee ng Luneta. Medyo tumaba at luminis yung Luneta kasi syempre wala ganun tao. Tapos balik tayo sa review na rin sa Dominar. Susubukan natin siyang alamin kung free pa rin yung maintenance niya kasi kaka 1 month na lang naman ng 28 or 29. Kaso di ba holiday ng November, November 1, November 2. Tinawag ko naman siya kaso nag-drive ako ng probinsya kaya umabot siya from 500. Umabot din siya ng halos mag 800 na. Tapos ginamit ko pa siya ulit ngayon plus mga 20 plus kilometers ulit. Kaya abutin ako ng 800. Mga Friday papabalak pa maintenance. Sana naman tanggapin, saka or mura lang yung maintenance. Kayo, comment down below sa mga Dominar owner dyan. Nasa magkano kaya yung PMS na usually change oil lang naman. Parang kala mo hindi mekaniko nung kapataan yun. Usually gusto ko pa rin itama, idaan sa kasa para ma-maintenance na ng maayos. Magkano kaya abutin ng labor and change oil kung hindi free na sa first 1,000 lang siguro. Horsey! Shout out to Horsey! 1 horsepower! Literal na 1 horsepower. Kita nyo nag-i-skid siya. Ginagamit ko pa rin kasi yung tinatawag nilang engine brake. Nag-engine brake muna ako bago ako pinapractice yung trail braking, yung paggamit ng brake sa harap. Usually hindi ko gaano ginagamit tong likod na brake kasi dumudulas talaga yung sakyan. Shout out to sino ba mga shout out natin? Shout out dun sa classmate ni Ira or barkada ni Ira na laging nagla-likes ng at nanonood ng aking YouTube. Kay Carlo din, Carlo Castillo at yun. Sino pa ba mga shoutout natin? Kanina meron eh, yung bikers na taga Rizal. Shoutout to you. Hindi ko lang siya maiano, ipa-plug ko na lang. Kasi hindi ko siya maalala, hindi ko na rin ready. Nagda-drive pa naman ako. Ganda nung jeepney na black. Pogi. Shoutout to Rizal. May mga gumagala na rin kahit pa paano. Grabe tanker. Lagi tayong mag-iingat kasi may nag-aantay sa atin pag-uwi. Lagi tayong ride safe lang. Sa Dominar, sa mga bibili, bumili na kayo, huwag inaantayin yung kasunod. For me ah, kasi yung new version na darating, oo nga, naka dual overhead cam, mas malakas yung horsepower. Pero mas malakas agas yun. Ewan ko nung mataas yung may windshield eh. Ewan ko sa mga ganun pormahan ah. Medyo, tas may handguard. Ewan ko nang ganun. Woo! Huwag nga sa inyo, hindi natin kailang masyadong magmadali. Kasi medyo malubok tong area. Tapos saka mga truck yung kalaban mo. Tapos ang daming mga pasaway na tumatawid. Pwede mo masagasaan. Pwede anytime yung aksidente. Kaya like kayo mag-i-scan layo. Safe distancing nga kahit wala pang COVID. Dati na uso yun. Yun lang. Highly recommended si Dominar. And maraming salamat sa panonood. Kahit paulit-ulit lang ako. Basta para sa akin panalo si Dominar. Kesa mag-scooter. Although, si scooter, relax. Kung ang purpose nyo gamitin is pamapamalengke lang. Mas, napaka-easing gamitin. Pero ito kasi manual. Maganda siya for kung ano-anong paggagamitan mo. Yung bigla kang bugay na malayo. Pwede may daily driven. Kung pwede, lagyan mo ng tricycle. Joke lang. At yun lang. Like itong video na to pag nagustuhan nyo and consider subscribing pag bago pa kayo rito. See you in my next video. Love you, lots. Di na bang lots. Lots na. Lots.